Hello mga kabayan, kamusta kayo dyan? Tatalakayin natin ngayon ang ating bayani na si Andres Bonifacio o kilala bilang Ama ng Katipunan. Pero bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa ating channel kung di ka pa nagsubscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago tayong upload na video. Si Andres Castro Bonifacio ay sinilang noong November 30, 1863 at namatay noong May 10, 1897. Siya ay tinuturing na isa sa mga Pilipinong makabayan at revolusyonaryong noong panahon ng mga Kastila. Ang kanyang mukha ay makikita natin sa 10 piso at 5 pisong barya na issue ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinansagan siyang Ama ng Katipunan dahil siya ang nagtatag at lumaunag ng supremo ng kilusang katipunan na naglalayong makamtan ang kasarinlan at independensya ng Pilipinas mula sa Espanya. At siya rin ang nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa mga dayuhang Kastila. Kinilala rin siya ng ilang mga dalubhasa sa kasaysayang bilang unang pangulo ng Pilipinas. Subalit, hindi siya opisyal na kinilala ng iba. Itinuturing din siyang Ama ng Himagsikang Pilipino. Tinatawag din natin siyang Supremo at Haring Tagalog dahil siya ang unang naging pangulo ng kapisadang mapanghimagsik. Ang mga magulang ni Cat Bonifacio ay sina Santiago de Bonifacio na taga-Taguig at ang nanay naman niya ay taga-Iba, Zambales. Siya ay pinanganak sa Tondo, Manila na kung saan napakarami ng mga matatapang na mga lahing Pilipino dito. Isang mananahi ang kanyang ama na naglingkod bilang Teniente Mayor ng Tondo. Samantalang kanyang ina naman ay isang mistisang ipinanganak mula sa isang Kastilang ama at ang ina niya ay Pilipinong may lahing Chino. Bilang kaugalian, isinunod ang kanyang pangalan sa kapistahan ng santo ng araw ng kanyang kapanganakan, si San Andres. Ang kanyang mga lalaking kapatid ay sina Siriaco, Procorpio, Truadio at ang mga bayay ay sina Espiridiona at Maxima. Naulila silang lubos noong 14 taon si Andres kaya binuhay niya ang kanyang mga kapatid sa pagtitinda ng ratan at pamaypay na gawa sa papel de Hapon. Nagtrabaho din siya bilang mensahero at bodegero sa isang warehouse. Una niyang malaking trabaho ang pagiging clerk at sales agent sa kumpanyang English na Fleming and Company. Nagkaroon ng dalawang asawa si Bonifacio. Una niyang asawa ay si Monica na namatay sa Ketong. Nakilala naman niya ang kanyang pangalawang asawa na si Gregoria de Jesus noong nagpunta siya sa fiesta sa Caloocan. Nabighaning ating bayani sa kagandahan ni Gregoria at niligawan niya ito. Ikinasal sila noong 1893 at muling ikinasal sa loob ng Katipunan. Itinatag niya ang mapanghimagsik na kataas-taasang kagalang-galang na Katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala sa tao na KKK noong July 7, 1892. Itinatag niya ito sa kabiguan ng mapayapang kampanya para sa reforma ng La Solidaridad at ng naganap na pagdakip at pagpapatapon kay Gat Jose Rizal sa Dapitan. Ang lihim ng kapisanan ay lumago na sa Maynilaan at ibang mga lalawigan bago natuklasan at sumiklab ang himagsikang Filipino noong 1896. Noong panahon yun ay may dalawang pangkat ng mga Katipunero, ang Magdalo at ang Magdiwang. Ang pangkat ng Magdalo ng Katipunan ay isang chapter sa Cavite na pinamumunuan ng mga ilustrado. Pinangalan ito kay Mary Magdalene, patrones ng Kawit Cavite. Ang iba naman ay sinasabing ito ay hango sa salitang dalo sa Tagalog na nangangahulugang dumalo. Opisyal na pinangunahan ito ni Baldomero Aguinaldo, ngunit ang kanyang pinsan na si Emilio Aguinaldo ang pinakatanyag na pinuno nito.
Ang magdiwang naman ay sa ding chapter ng Katipunan na pinangunahan ni Mariano Alvarez. Ito ay isang revolusyonaring organisasyon ng Pilipinas at tinatag ng mga rebeldeng Pilipino sa Maynila noong 1892 na may layuning makamit ang kalayaan mula sa Espanya. Kinalala ang konseho ng magdiwang bilang kataas-taasang organ na responsable para sa mga matagumpay na kampanya laban sa mga kalaban. Ang magdalo ay nagkaroon ng tungkulian sa iba pang chapter ng Katipunan sa Cavite. Ang magdiwang sa Cavite ay nanyahan si Andres Bonifacio upang mamagitan. Nauwi ang lahat sa pagtatayo ng isang bagong pamahalaan ng manghihimagsik noong ika-22 ng Marso 1897. Nahalal ditong Pangulo si General Emilio Aguinaldo at Ministrong Panloob si Andres. Hindi minabuti ni Andres ang pagmaliit sa kanyang kakayahan ng isang magdalo, kaya pinawalang bisa niya ang halalan sa isang dokumento noong ika-24 ng Marso 1897. Kasama ang kanyang kapatid, asawa at ilang tauhan ay sinikap niyang bumalik ng Maynila. Sinundan ng mga magdalo ang pangkat niya at dinakip sila. Sa labanan ay namatay si Siriaco at nagsugatan si Andres Bonifacio. Dinala sila sa Marigondon, Cavite at doon nilitis. Nahatulan siyang nagkasala ng sedisyon at pinarusahan ng kamatayan. Noong ika-10 ng Mayo, 1897, dinala siya at ang kanyang kapatid na si Procorpio sa bundok Buntis at doon sila pinatay. Si Andres Bonifacio nga ba ang unang Pangulo ng Pilipinas? Maaaring mag-react ang mga kamag-anak ni Emilio Aguinaldo na kinikilalang kauna-una ang Pangulo ng Pilipinas kapag pinalitan siya ng bayaning si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng ating bansa. Kung sa bagay, matagal ng opinion ng mga scholars at iba pang historians na si Bonifacio ang dapat ituring na unang Pangulo dahil siyang namuno sa Katipunan na kauna-unahang revolutionary government ng Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. May mga nagsasabi pa na kung pagkabayani ang pag-usapan, nakakaigit si Bonifacio kay Gat Jose Rizal at kailangan siya ang kilalaning national hero. Pero malaking usapin yan dahil tiyak mag-aalburuto ang mga Rizalista na halos Diyos kung tulong si Rizal. Isa rin bukas na sikreto ang sinasabing si Aguinaldo ang nagpapatay kay Bonifacio doong araw dahil sa away sa politiko. Hanggang dito na lamang mga kabayan, mag-comment lang kayo at mag-usga kung sino naging unang Pangulo ng Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para ma-notify kayo sa susunod nating video. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-komento kung nagustuhan mo ang video ito. Maraming salamat sa iyong panonood.